Hello mga kakusina, welcome to my YouTube channel. So ang recipe po natin for today is sago custard pudding. So ito po ay isang dessert. So narito po yung ating mga ingredients. Ito po yung custard. So yan po. And then yung sago, so hindi pa po yan naluluto. Ito po yung mga yung small size. Mayroon din po tayong fresh milk. Evaporated milk. Kung gusto nyo po, gumamit kayo ng coconut milk. But instead, gumamit po ako ng evaporated milk. Mayroon po tayong eggs, butter, sugar, at mag-a-add po ako ng lotus paste para mas lalo pong sumarap. So, yan po yung ating mga ingredients. So, makikita nyo po yung exact measurement po ng ating ingredients at the end of the video. So, panoorin nyo po hanggang sa matapos po ang video. So, start na po natin gawin. Start na tayong magluto. So, ang una po natin gagawin ay iluluto muna natin yung sagu. So, make sure po na yung sagu huwag nyo pong huhugasan. Ang gagawin, magbubol ng tubig and then add na natin siya. So, yan. Huwag nyo pong tatakpan yung kaserola. Hayaan lang natin siyang maluto ng mga 10 minutes in boiling. So, make sure po na from time to time, i-check nyo po and then halu-haluin. Ito na yung ating sagu after 10 minutes na ma-boil. So, haluin lang natin. Ayan po. So, as you can see, meron pa po siyang mga puti sa gitna. So, hayaan lang natin siya ganyan. And then, tatakpan natin. Off ang fire. Hayaan lang natin siyang masuk dyan ng 20 minutes para po maging transparent po yung puti ng sagu. So, see you in 20 minutes time. So, ito na yung ating sagu na naibabad sa water. So, as you can see, naging transparent na po siya. So, i-drain lang natin para mawala yung matanggal yung tubig. So, ito na yung ating nalutong sagu. I-mix lang natin siya. Then, yung butter. Ayan. Sugar. Tsaka yung fresh milk. So, ayan. I-mix lang natin. And then, yung evaporated milk eggs tsaka custard powder. So, imimix din natin. So, ayan. Ayan yung pinaghalo nating sago, butter, at saka evaporated milk. Iluluto natin siya in medium fire hanggang sa mag-melt yung butter. So, hahaluin lang natin. Ayan lang. So, napakadali po nitong pagluto ng dessert. So, yan. Habang na-melt na yung butter, i-add na natin yung na-mix natin na egg, custard powder, at saka evaporated milk. So, dahan-dahan lang habang patuloy nating hinahalo para hindi po magbuo-buo. So, ganyan lang.
So, ayan. So, tuloy lang ang paghalo para sa ganun ay magpantay po yung consistency ng ating mixture. Yan, habang hinahalo natin, it takes mga 3 minutes. So, nag-ano na po siya. So, kailangan low fire lang po siya, ha? So, ayan, nag-ano na yung ating mixture. Lumapot na. So, mahinang apoy lang po, ha, para po hindi siya, ano. So, napakaganda po. So, ayan. Nice. Ang bango. Ang bango ng custard powder. So, ayan. Exactly 4 minutes lang po yung paghahalo. So, patayin ang apoy. And then, ilipat na natin siya sa ating molder. So, ito na yung ating nalutong sagu pudding. Ilipat na natin sa ating cups. So, ayan. So, ang gagawin ko po, mag-a-add po ako ng lutos paste. So, ang lutos paste, ilalagay ko siya sa gitna. Para po mas lalong sumarap. Pero kung wala po kayo nito, okay lang. Pwede kayong maglagay ng ube, halaya, o kaya naman red bean paste. O kaya munggo, depende kung anong gusto nyo, ganyan. So, para mas lalong ma-enhance po yung flavor ng ating. Then, lalagyan natin sa top. So, ayusin lang natin. So, ulitin lang natin ang procedure hanggang sa matapos natin lagyan lahat ng ating molder. So, ayan, nailagay na natin siya sa ating molder. So, ready to bake na siya. Natin siya sa 200 degrees centigrade for 20 minutes. Ayan, after 20 minutes na mabake natin, yan na po yung resulta. So, okay na po siya. So, ready to serve na po. Pwede po siyang kainin ng mainit o pwede rin siyang chilled kung gusto ninyo. So, again, if nasatisfied po kayo sa aking cooking demo, huwag nyo pong kalilimutang i-like, share, at subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!